Hello, hello, hello mga lods! Andito na naman ang pasaway at nagkukwento ng walang kwenta! Alam niyo mga lods, malungkot kaya ako. Oo, kahit nagpapatawa ako pero malungkot ako kasi araw-araw nalalagasan ako. Imbis na pataas, pababa. Grabe! Noong isang araw, 18 na alis sa akin. Ngayon, 11 na naman. Ewan. Tapos nakikita ko naman yung iba dyan. Araw-araw, tumataas. Hindi ko alam kung anong mali. Okay naman yung ginagawa ko. Eh, tinatapos ko naman. Saka ako agad-agad. Bago ako magtikit, tinatapos ko naman. Minsan nga kinabukasan, saka pa ako bumabalik para walang problema pero ganun pa rin. At siya nga pala, mga lods, pagka nakikita nyo na medyo mataas yung vlogs ko, huwag kayong mahiyang manood. Tapusin nyo. Huwag na kayong mahiya. Mahiya pa kayo Pare-pares naman tayo ng kailangan natin yun, di ba? Yung pahabaan ng oras. At saka, pagka yung vlogs ko, 8 minuto, pagpunta ko sa'yo, 8 minuto rin ang talagang tatapusin ko sa'yo, ganun. Pag 8 minuto, 8 minuto rin ang kinukuha ko sa'yo. Yung iba nga, pagka katulad nitong vlogs ko na susundan nitong vlogs ko na ito. 10 minuto 'yon, di po ba? Mga lods. Meron nga yung pinasok ko na nanood sa akin, nag-comment sa akin. Wala siyang mga matataas, 3 minuto, 2 minuto. Ang ginagawa ko 3 minuto at saka 2 minuto, ganoon. Sumusubre pa nga. Dinidiretso ko, hindi, tatlong vlogs niya, 2 vlogs niya. Ganyan ginawa ko. Pagka wala akong makita, may taglilima sila, 2 taglilima. Ganun. Kaya huwag kayong mayang tapusin yung video ko, yung vlogs ko, para ganun din naman ang susukli ko sa inyo . Kaya pag nanood kayo sa akin, alam ba, 10 minuto, parang sinabi mo na rin na nagdagdag ka ng 10 minuto sa'yo. Ganun, kasi ganun ang gagawin ko sa'yo. Okay? Mga lods, maliwanag, pasa, sikat ng araw. Okay? Okay, bago ako mag-umpisa, mag-shoutout muna sa inyo, mga loyal, mga silent viewers, mga subscriber ko. Maraming maraming salamat sa inyo kahit naglalagas. Walang susuko. Never, never give up. Okay, umpisa na natin. Meron naman nasagasa ang bata. Ngayon, nung dumating na yung pulis, nag-imbestiga na. Sabi ng pulis, sino ang nakakita sa inyo sa nasagasaan na bata? Magtulungan tayo para malaman natin kung sino ang nakasagasa dyan. Sal! Ako sal! Ano? Ako sal! Anong ako sal? Lumapit ka! Ikaw ba nakakita na nasagasa ang bata? Yes sal! May pagkabulol pa eh. O ngayon? Ikaw ba? Yes sal! Nakuha mo ba ang plate number ng nakasagasa? Hindi sal? Bakit? Nakatolnilyo kasi. Si Johnny Tanggong, kapitan ng barko. Ko. Nung naglayag na sila, papuntang biyahe, maraming pasahero, siguro nasa 300 na pasahero yung kanilang nasakay.
Eh nasa masama ang panahon. Malakas ang bagyo, mga malalakas na alon. Kasasalpak ng alon na 'yan yung kanilang barko na damaged ngayon. Eh Ekwan. Parang tumagilid na yung barko. Delikado na, nagpanik na yung mga tao. Tapos may nagsabi na ano, sabi nung pinakamatanda doon, mga anak, sabi ng ganun, huwag kayong magpanik, ang kailangan natin ay dasal para tayo ay gabayan ng Panginoong iligtas tayo sa kapahamakan ngayon. Sabi ko, edun na, o sige, nag-ano na sila, sama-sama sila, nagsiluhod na sila, mga tao, nagsiluhod na, tapos tawag na sila ng, nag-pray na sila, narinig ni, nung nakita na yung nakita nung kapitan ng barko si Johnny, lumapit siya, ang sabi ng mga tao, oh Santa Maria, San Agustin, San Pedro, San Nicolas, lahat ng santo tinatawag na ng mga tao, pa iba-iba sila ng mga tinatawag. Kaya nagalit si Johnny. Sabi ni Johnny, magsitigil kayo. Sabi niya, papalubog ng barko, magtawag-tawag pa kayo ng pasahero. Mula sa malayong kabundukan, kagubatan, ay pinababa ang anak ni Johnny na binatilyo para bumili ng radyo sa bayan. Tang tatang tang 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 tatang. Baba na siya. Ito, ito na. Tapos sabi niya, pagbilan nga po ng radyo, pwede magkano? Pwede sabi, mura pa nung araw, 110 pa lang ang radyo. Kasi matagal na panahon na. 150 po. Binayaran na yan, 150. Pauwi na siya. Innocent nga siya, hindi nga alam yung radyo eh. Ngun malapit-lapit na sa kanila, siguro mga 500 meter na lang, metro, yung kanilang bahay. Sinubok niya ngayon. Nung binuksan niya, na-chamban doon sa drama. At parang nagbubunong, parang naglalaban, ganun. Pagbukas niya, sabi nung doon sa radyo, bitawan mo ako, kundi papatayin kita. Nagulat siya. Eh, nakapulpa man din yung radyo dahil hindi nga alam niya noong kung paano pag-upin. Nagulat siya, binalibag niya yung radyo. Naku, sabi niya, bakit tayo? Galit naman sa akin, sabi niya. Takbo siya, nilayuan niya yung radyo. Nung kwan, daan-daan siyang kwan, eh papalapit siya na papalapit. Tapos sabi naman ng radyo, lumayo ka! Sabi ng ganyang radyo, takbo na naman siya. Natakot na siya, umuwi na siya. Sabi niya, tatay. O bakit? Asan yung radyo? Eh, delikado po. Ano delikado? Sabi nung radyo, nung binuksan ko, bitawan ko na siya. Kundi papatayin ako. Naku, nagpapaniwala ka naman sa radyo na yan. Asan ba? Iniwan ko dun sa may, ano, sa may puno ng mangga. Tara. Pumunta sila. Tatakutin ka lang, eh, natakot ka naman. Sabi nung tatay, si Johnny. Eh nung malapit na sila, nataon, yun pa rin yung drama. Ang sabi nung radyo, kayong mag-ama, pag lumapit kayo sa akin, pasasabugin ko yung dalawang, yung mga ulo nyo. Naku, sabi nung tatay, anak, tara na, hindi nagbibiro yan. Uy na tayo. Si Johnny Tanggong, namamasada ng kalesa. Alam nyo ba yung kalesa, mga lods? Yung binabatak ng kabayo, tapos eh, apat ba? Anim, ganun ang pasayero. Pero ang lugar nila, talagang pasyalin ng mga foreigner. Eh, piyesta sa kanila, marami ngayon nagdadatingan ng mga foreigner, mga Amerikano, ganun, mga Korea. Eh ngayon, siyempre may mga pulis naman. Ngayon, yung kabayo na dyan eh, parang gusto niya yung kabayong babae doon nakatabi niya. Kasi nakapila sila ng ganun eh.
Ako, yung ari ng kabayo niya, gumaganong. Siyempre, alam niyo may kabayo eh. Pagka lumaki, malaki talaga, kabayo nga eh. Nakita ng pulis, lumabit yung pulis. Hoy, ikaw! Ipatago mo yung ari ng kabayo mo ha. Bastos yung kabayo mo ha. Eh, sir, paano ko itatago? Ay, bahala ka! Problema mo yan! Nakakaya sa mga nagdadating ang mga bisita, mga foreigner. Baka isipin nila, mga hayop natin dito, puro bastos. Eh, pag hindi mo yan pinatago, hindi ka na makakapila rito. Naku, ang ginawa niya dyan, binulungan niya yung kabayo niya. Naku, lumiit. Yung ari ng kabayo, nagtago, lumiit. E di wala na. Nagulat yung pulis. Sabi niya, oh, ano ginawa mo? Eh, binulungan ko lang, sir. Anong binulong mo? Anong binulong mo? Eh, hindi ko na sabihin, sir. Eh, sabi mo sa akin, anong binulong mo? Eh, baka magalit ka, sir. Eh. Hindi! Anong binulong mo? Sabi ko, sir, ganito. Itago mo yung ari mo. Pag di mo yung tinago, sisipin daw ng pulis. Buset! Aawitan ko kayo ng isang awit na ayun ko kung narinig nyo na ito. Pero sa palagay ko, yung iba narinig na. Kahit walang background, kanta pa rin. Nang dumating ka sa buhay ko, ako'y walang pag-ibig sa'yo. Ang tanging nalalaman, gaganda ang buhay ko. Sapagkat nasilaw sa mga pangako mo, ayaw kong balikan ang dusang iniwan. Isinusumpa ko ang kahirapan, gagawin ang lahat upang magtagumpay, pagkat may pangako sa buhay. Ngunit ano ang nangyari? Bakit nagkaganon? Panahoy dumaan, ni isang pangako'y walang natupad. Sinisikita at ika'y lumayo. Dinamdam ko ng labis ang mga sinabi ko. Sumisigaw ang puso ko nang mawala ka. Sumibol ang pag-ibig na nung wala. Di ko malaman ang aking gagawin. Magbalik ka lamang kita'y sasakalin. Ay, kita'y mamahalin. Yun, nadali din. Maraming salamat! Manong Lakay, hanggang sa muli!